mo po pwedeng paghiwalayin yung ulo at ang katawan ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Kaya po, mali ang unawa ng ibang sekta na kung saan sinasabi nila, hindi po importante o mahalaga ang iglesia. Tandaan po natin, napaka-importante ng iglesia. Please, paki-subscribe naman po ng aking YouTube channel. Happy Man Forever, mga kapatid ng Katolik. Mahalaga ba ang iglesia na tinayo ng ating mahal na Panginoong Hesukristo? Yes, sobrang mahalaga. Kaya nga po, tinayo niya yung kanyang nag-iisang iglesia kasi yan po ay mahalaga para sa ganun tayong lahat po no, na Kristiyano ay pumunta po rito sa kanyang iglesia, no, sa kanyang bahay dalanginan. Amen? At ito po ang share ko sa inyo, mga kapatid. Efesios 5:23. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng kanyang iglesia, na kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Amen? So napakalinaw, mga kapatid, na kung saan ang ating mahal na Panginoong Hesukristo, siyang ulo at ang katawan ay kanyang iglesia. Amen? Kaya po napaka-importante, no, ng iglesia na tinayo niya, mga kapatid. At ano po yun? Ito po yung Catholic Church. Amen? Kaya napaka masaya-masaya po tayo, mga kapatid kong Katoliko, dahil ang nag-iisang iglesia na tinayo niya, walang iba kundi yung Catholic Church. Amen? And hindi po pwedeng sabihin, no, na hindi po importante, no? Kaya huwag po tayo maniwala doon sa nagsasabi na hindi po importante ang iglesia. Kaya nga po, tinayo yan ng ating mahal na Panginoong Hesukristo, no? Kasi siya yung katawan, siya yung iglesia, at yung ulo, siya din po yan. Hindi mo po pwedeng paghiwalayin yung ulo at ang katawan ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Kaya po, mali ang unawa ng ibang sekta na kung saan sinasabi nila, hindi po importante o mahalaga ang iglesia. Tandaan po natin, napaka-importante ng iglesia. Kaya huwag po tayong maniwala dun sa ibang sekta na kung saan mali po ang kanilang unawa. Kasi bakit? Mas marunong pa ba sila sa ating mahal na Panginoong Hesukristo? Bakit nila sasabihin na hindi po importante ang iglesia? Tama? Kaya po, huwag po tayong makikinig sa kanila kasi po mali ang unawa nila. Bakit kamo? Kasi wala po sila sa loob, no, na iglesia na nag-iisang tinayo ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Saan po ba yung iglesia na yun? Ito po, yung ating Catholic Church, and nag-iisa lang po yan sa Jerusalem. Amen? Kaya napakasaya po nating mga kapatid kong Katoliko kasi yung iglesia na yan, yun ay Catholic Church. Amen? Kaya wag po tayo maniniwala doon sa ibang sekta. Kasi bakit? Pag naniwala po tayo doon, magiging mali po ang ating pag-unawa. Kasi bakit? Hindi po natin, pag once na hindi po natin alam yung tamang aral po natin sa Katoliko, naturalmente, pag once na nag-share sa atin yan, magiging tama, which is mali yung unawa nila. Kaya nanggiging tama kasi nga, hindi po natin alam yung tamang aral natin sa Katoliko, kaya nagiging tama yung maling unawa sa atin. Pero katulad ko, dahil alam ko yung aral natin sa Katoliko, yung maling unawa nila, hindi po magiging tama sa akin yan. Amen? Kaya po sa mga kapatid kong Katoliko, yung aral po natin sa Katoliko, dapat po aralin po natin yan. Amen? Para sa ganun, hindi po tayo malinlang ng ibang pananampalataya, na ibang sekta na kung saan tatag lang ng tao, samantalang yung Catholic Church tatag ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya po huwag po tayo maniwala sa kanila. Dahil sila po, yung kanilang iglesia, tatag lang po nila. Sabihin, pag naniwala po tayo sa kanila, sila po ay Diyos-Diyosan. Ito po yung mga pastor, yung mga ministro, kasi nga, nagtayo sila ng sarili nilang iglesia. Sila po yung totoong Diyos-Diyosan. Yung sa atin po, yan po ay mga banal, mga saint. Amen? Silang maraming salamat. God bless po sa ating lahat. And nandito po tayo ngayon sa bahay dalangin na natin, sa totoong iglesia na tinayo ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. And nandito po yung totoong Espiritu Santo. Amen? Yan. Kakatapos po natin magsimba, mga kapatid. And ugalin po natin magsimba, mga kapatid. Kasi bakit? Tandaan po natin, kaya tinayo ito ng ating mahal na Panginoong Hesukristo para tayo po ay magsimba. Katulad po ng paralan. Kaya po nag-aaral yung mga tao doon para matuto. At hindi po pwedeng sabihin na hindi importante to. Tanungin ko po kayo, di ba ang bahay importante? Ibig sabihin, kung ang bahay importante, mas importante yung iglesia
tinayo ng ating mahal na Panginoon si Kristo. Kaya kailangan po natin magsimba para matuto sa magandang balita na gusto niyang ipagkaloob sa atin na totoong Kristiyano bilang Katoliko. Amen? So lang, maraming salamat. God bless po sa ating lahat. More prayer, more power. Spread love. Bye-bye! Please, pakisubscribe naman po ng aking YouTube channel. Happy Man Forever, mga kapatid ko.